Rina, nitong mga nakaraang araw, hindi ka na umuwi masyado sa bahay nyo ah, tuwing gabi. Palihim na sinabi ni Liam sa akin habang pinapanood akong nagmamadaling inilalagay lahat ng bagong gawa ko sa portfolio. Ha? Bakit mo naman nasabi iyon? Sabi ko nang wala sa sarili. Hindi siya sumagot. Dinampot ko lahat ng gamit ko at kinuha na rin yung bag ko. Liam, pupunta lang ako sa office ng Fashion Week. Ngayon ko kasi titignan yung mga designs ko. Gawa na kasi. Sabi ko. Tumango siya. Ipagdadrive na kita. Huwag na no. Kaya ko naman. Tsaka, wala ba kayong recording or something? Naglalakad na ako ngayon papuntang sasakyan. Rina. Malambing niyang hinila ang bag ko. Come on, pagbigyan mo naman ako. I've been really busy at ito lang ang paraan ko para punuan yung mga panahong hindi tayo nagkakasama dahil sa pagiging busy ko. Natigilan ako sa harap ng sasakyan ko. Liam, bumuntong hininga ako. You don't need to do this. Naiintindihan ko naman iyon. Hindi naman talaga kailangang nandyan ka parati. Look at me and Corinne. Ewan ko na naman kung ano nang nangyayari. Pero we're still friends. Nag-iba ang expression niya. Napayo ko siya at napalunok. Agad naman akong nagilty sa sinabi ko. Ginulo niya ang buhok niya at bumaling ulit sa akin. Bumunot ulit ako ng malalim na hininga. Alright, Liam. Dahan-dahan siyang ngumiti at dumiretso sa sasakyan niya. Sa kahabaan ng drive, wala akong inisip kundi yung pagre-review ng designs. Tinatawagan ako ni Kira para tanungin kung malapit na ba ako kasi magre-rehearsal na ang models. Diyos ko, bakit ba kasi ako tinanghali sa paggising? Malapit na. Sagot ko kay Kira. Okay, bilis na. Nang nag-park na si Liam ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Dumiretso na ako sa labas. Liam, pasensya ka na. Alam kong gusto mong bumawi today. Pero kasi busy ako. Tumango siya at kita sa mukha niya ang disappointment. Sorry talaga. Babawi ako next time. Okay? Nagmamadali lang talaga ako. Debut ko to sa Fashion Week. It's okay, Rina. Baka gabihin pa ako dito kaya mauna ka na lang. Sabi ko at agad nang umalis. Half running na ako papuntang office. Hindi ko na namamalayan kung sino ang nakakasalubong ko. Masyado lang talagang hektik ang skid ko this week. Lalo na bukas. Bukas yung fashion show. Mabuti na lang at gabi pa yung fashion show. Kasi sa umaga, may photoshoot si Wid para sa isang teens magazine. Kakailanganin niya ra yung stylist at designer niya. Tumanggi ako kasi kasama niya sa shoot na iyon si Sean, pero mapilit siya. We need the time, Rina. Mawawala ako ng ilang linggo para sa world tour. Kaya kung pwede araw-arawin natin. Well, hindi nga lang ako sigurado kung anong ibig sabihin niya sa araw-arawin namin. But I'd like to think na gusto niyang araw-araw akong makita o makapiling. Mamimiss ko siya sa world tour, sobra. Pero hindi naman aabot ng isang buwan ang pagkakawala niya at hindi niya naman kasama si Sean doon, kaya panatag ang kalooban ko. Iyon nga lang, dahil medyo araw-araw na kami ngayon, baka mangulila ako, unang araw pa lang niya sa ibang bansa. Sana pwedeng sumama, pero dahil sa Fashion Week na ito, ay nagbabago ang skit ko. At ano naman ang ipapaliwanag ko sa pamilya ko sa pagsama ko kay Wade? Na designer at stylist niya ako. Rina, pati ni Zoe sa akin habang isinusuot ang final gown. Okay, talagang nasa kanya yung finale. May apat na final gowns ako. Sa kanya yung pula. Yun kasi ang gusto niya. Ang tagal mo naman. Anya sabay pakita sa akin sa gown.
Ayos ba? Tumango ako. Maganda. Maganda talaga si Zoe. Siyempre, pag dumaan kay Rosine, alam mong maganda talaga. Walang mintis. Matayog ang standards lalo na sa mukha. Pero may pattern. Maputi, matangkad, mahabang buhok, medyo curvy pero payat, mga ganon. Pwedeng gawing soft yung makeup ni Zoe. Parang di ata bagay na masyadong colorful. Sabi ko sa makeup artist, ni-check ko lahat ng gawa ko. Pati yung gagawing backdrop na may nakalagay na korona sa taas ng pangalan kong Rina. Maliit naman ang front ng apelyido ko sa baba, Elizalde. Lalabas ako sa huli pagkatapos ng finale gowns. At pagkatapos sabihin yung description ko, nadawit pa sa description ng pangalan ni Sean, Wade, at Adam. Dahil sa mga damit nilang ni-design ko, nagsimula yung nakakaantok na rehearsal. Magaling rumampa si Zoe. Iyon siguro ay dahil uhaw siya sa atensyon. Halos paulanan nga siya ng panlalait galing sa mga co-models niya. Pero parang iyon yata ang nagbibigay ng lakas sa kanya para mas lalong pagbutihin yung ginagawa niya. Believe din talaga ako sa kanya. Miss Rina, untag sa akin ng isang staff sa Fashion Week. Po? Tanong ko. Nilalaro niya ang kanyang ID para bang nahihiya siyang magtanong sa akin. Close ba kayo ni Zoe? Okay lang. Bakit? Tanong ko. Ano? Nakita ko kasi yung singsing niya sa kamay. Bigay daw iyon ng boyfriend niya. Tingin mo si With Rivas yung BF niya? Natigilan ako at nag-isip. Anong sasabihin ko? Na may ibang boyfriend si Zoe? Manahimik na lang kaya ako? Hindi ko alam eh. Pero nagpupunta ba siya sa kondo ni Wade? Hindi ba designer ka ni Wade? Naabutan mo na ba siya doon? Marami kasing pictures na kumakalat. Kasalanan ko ito. Kung bakit ba kasi ginagamit namin si Zoe? Ewan ko. Hindi naman kasi ako namamalagi sa kondo ni Wade. Diyos ko, halos matamaan ako ng kidlat sa sinabi ko. Friends na nga kami ng blood hands niyang si Carmilla dahil palagi akong nandoon. Ganon? Sige, sorry sa abala. Ngumisi siya at umalis. Daham, yung mga tao talaga masyadong chismosa. Ganon talaga siguro pag idol mo ang isang tao. Ilang beses pa naming inulit-ulit yung rehearsal. May loko pa sa suits ko. Gusto niya lang talaga yatang ibalandra ang katawan niya, kaya imbis na magsuot ng inner, tanging suit ko na lang ang isinuot niya. Brandon, huwag kang ang pasaway. Sigaw ni Kira. It's okay, Kira. Bagay naman. Okay lang. Ngumisi ako. Malaki yung katawan niya kaya hindi masagwang tignan na half topless siya sa suit niya. See? Bagay daw. Tinuro ako ni Brandon at may tinignan siyang isang model. Pasikat. Sabi ng katabing model. Naubos ang oras ko sa pabalik-balik na rehearsal. Pagkatapos noon ay pagod na ako. Nagligpit na lang ako ng gamit at agad umalis sa building. Sana makahanap agad ako ng taxi para makapunta na kay Wade. May isang text si Wade. Ngayon ko lang nabasa sa sobrang busy. Wade. Pareho tayong nagre-rehearsal ngayon. See you sa kondo. I love you, Rina. Napangiti ako. Nag-tip agad ako ng reply. Ako. I'll be there, Wade. I love you too. Tapos na. Napatalon ako ng may pumaradang sasakyan sa harap ko. Humikap si Liam sa loob nito at binuksan ang pintuan. Liam, naghintay ka? Tanong ko. Oo. Humikap ulit siya. Buti nagising ako just in time. Humalakak siya. Masaya akong nagawa niyang maghintay pero may kung ano sa damdamin ko
ang nagsasabi sa aking mali. Iba, hindi dapat. You don't have to. I want to rin ah. Pinutol niya ako bago pa ako nakapagsalita. Now, get in so I can bring you home. Liam. Rina, babawi ka diba? Just at least let me do this. Anya, gamit ang nababanas na mukha. Tumunga nga lang ako sa labas. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung sasama ako sa kanya at hayaan ko siyang iuwi niya ako sa bahay. Aalis pa rin ako at pupunta kay Wade. Kung hindi naman ako sasama, baka magtampo siya. Rina? Hinuli niya ang tingin ko. Kanina pa pala ako nakatulala. Kasi Liam, may pupuntahan pa ako. Sabi ko. Ha? San? Ihatid na kita. Kumunot ang noo niya. Napalunok ako. Habang iniisip ko kung anong isasagot ko sa kanya, ay tumunog ang cellphone ko. Nagmadali akong tinignan nito at nakitang si Wade ang tumatawag. Tumalikod ako kay Liam at lumayo. Sagutin ko lang ito. Sabi ko at agad naglakad palayo. Hello? Sabi ko. Exhausted? Pambungad niyang tanong. Not really. Ngumisi ako. Kahit na nasa pangit na sitwasyon ako kasama si Liam, hindi ko pa rin maiwasang matuwa kay Wade. I know what you're thinking. Humalakhak siya. Gusto mo na naman yata. Oy, ano ka? Ikaw kaya dyan, adik? Oh, sige. Pwede namang hindi. Ano, magkakadal na lang muna tayo for this night. He chuckled again. Why? Kinagat ko ang labi ko nang narinig ang tono ng boses ko. Why do I sound so disappointed? Humagalpak siya sa tawa. Bad rin ah. Sige na. Nasan ka? I'll fix you. Wag na. Papunta na ako. Magkita na lang tayo doon. Really? Oh, sige. I love you, Carmilla. Sino? Yung blood hand mo? Yung kausap ko. I love you to. Pinatay ko agad ang tawag ni Wade dahil naramdaman kong may tao sa likod ko. Pumihit ako para tignan ang galit na mukha ni Liam. Rina? Tumaas ang boses niya. Bumilis ang paghinga niya at nakita kong namuo agad ang luha niya sa mga mata. Pakiramdam ko hinigop yung dugo ko sa mukha. Namumutla na ako sa reaksyon niya. You love her, Rina? Tanong niya. Itinago ko ang cellphone ko sa bag ko. May boyfriend ka na ba? Sigaw niya sa akin. Napapikit ako sa sigaw niya. Liam! Pinasadahan niya ng palad ang kanyang buhok at nakita kong tumulo ang luwa sa mga mata niya. Sumingap siya at nakapamaywang habang tinitignan ako. Pulang-pula ang kanyang ilong at sa bawat salita niya ay ganon pa rin siya. Nakikita pa rin ang malalim na dimpul na parihong-pariho kay Wade. Sabi mo sa akin mahal mo ako. Tapos ngayon, isang araw malalaman kung meron kang boyfriend, Harina. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya. Sorry. Iyon lang ang tangi kong nasabi. Hinilamos niya ang kanyang palad. Gadrina! Sigaw niya. Sa France pa lang, France pa lang, tayong dalawa na, di ba? Lagi tayong magkasama. I was your only friend. Tayong dalawa lang. Bumalik ka lang ng Pilipinas na hindi ka pa nga nagsisix month dito, nagka-boyfriend ka na agad. Tumawa siya na parang nagbibiro ako sa sinasabi ko. Who are you kidding? Wala kang boyfriend. You just wanna make me feel you have one. Humiling ako. No, Liam. Why would I do that? Because you want to make me jealous? You want to hurt me? Or you don't really like me? At all,
kaya gusto mong paniwalaan na kung meron kang iba. Umiling na ako habang nagsasalita siya. You told me you love me, Rina. Nalaglag ang pangako sa sumbat niya. You freaking told me you love me. Nagpapahalik ka sa akin. You are intimate with me. Kaya hindi ako naniniwalang may boyfriend ka. Sigaw niya. Napatingin ang mga taong dumadaan sa amin dahil sa sigaw niya. Liam must be ni Godfriend. Ayaw ko siyang saktan. Pero panahon na rin siguro para itama ko ang pagkakamali ko. Napapikit ako. Liam, totoo. Marahan kong sinabi. Nakita ko ang galit sa mga mata niya. Nilapitan ko siya kahit na alam kong mas lalo siyang magagalit sa akin. Nilapitan ko siya kahit nasasaktan ako para sa aming dalawa. Paasa ka! Masyado kang paasa, Rina! Nilapitan ko siya kahit na umaatras na siya sa akin. Liam, I'm sorry. Hindi ko naman alam na iba yung ibig sabihin mo doon. Akala ko magkaibigan lang tayo. Magkaibigan? Magkaibigan really, Rina? Kanino mo natutunan yung naghahalikang magkaibigan? What? You kissed me, Liam. Pinaalala ko sa kanya. Pero hindi ka pumalag. Sagot niya. Magkaibigan tayo. I don't wanna break your heart. Sino ang boyfriend mo, Rina? Seryosong tanong niya kahit na mabilis pa rin ang paghinga niya. Tinikam ko ang bibig ko. Kahit na itorture pa ako dito, hinding-hindi ako aamin. Liam, I'm sorry. Hinawakan ko ang braso niya pero tinanggal niya ang kamay ko. Who's your boyfriend, Rina? Mariin niyang tanong.